Maghapon na umulan po sa malaking bahagi ng bansa. Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa weather forecaster Benison Estareja. Sir, magandang gabi po. Ano po ang latest sa ating pong panahon? Sir Benison? Yes po, good evening po sa inyo. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay patuloy natin minomonitor ang low pressure area dito po sa bahagi ng Luzon. As of 3 p.m. ay nasa 85 kilometers ito, timog silangan ng Baler Aurora. At hindi pa rin natin inaalis yung chance na maging isang bagyo ito habang lumalapit dito sa parte po ng Northern Luzon at lalampas dito sa may West Philippine Sea. So maring over the weekend or early next week ay maging isang mahinang bagyo ito, tropical depression, at papangalanan natin itong Dodong kung sakasakali. But for now, itong LPA nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa plus the southwest monsoon or habagat, lalo na dito sa may parting western sections. So asahan pa rin natin ang mga monsoon rains o yung mga minsan malalakas na ulan sa susunod na 24 oras over Northern Luzon, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, and Mimaropa. Meron tayong paminsan-minsan mga pag-uulan naman sa Bicol Region and Western Visayas, dala ng habagat. And dito naman sa Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro Region, and Soxarzen, meron tayong cloudy skies at meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms, bahagyang epekto din po ng southwest monsoon. Caraga and Davao Region, wala namang direct effect ng mga weather systems na ating minomonitor sa ngayon, mga pa-LPA or southwest monsoon, pero meron din mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang gabi. And by tomorrow, aasahan pa rin natin ang mga pag-ulan for many areas of the country at magpapatuloy ang mga pag-ulan dulot ng habagat at ng low pressure area hanggang sa weekend. So sa mga lalabas po ng bahay, ugaliin ang pagdadala ng payong at laging magantabay sa updates ng Pag-asa, lalo na po yung mga heavy rainfall warnings natin and rainfall advisories. Mag-ingat po sa mga pagbaha or landslides. Yung mga latest mga dito sa weather forecasting ng Pag-asa, Benny Estareja, good evening po. Okay, Sir Benny, so tama, dalawang weather system po ang umiiral. Yung low pressure area at saka po yung habagat. So hanggang over the weekend po ba ay uulanin po tayo, sir? Sorry po, pwede po pa kayo ulitin yung question? Okay, so with this two weather system na umiiral po, yung LPA at habagat, hanggang kailan po natin inaasahan yung mga pag-ulan? Hanggang weekend po ba, sir, ay uulanin po tayo? Yes po, hanggang weekend po, lalo na itong western sides of our country. We're talking of Zambales, Bataan, Ilocos Region, Mimaropa and Western Visayas, sila yung pinakaiulanin. Then may mga areas din sa like Metro Manila, Calabarzon and Central Luzon na magkakaroon din ng mga pag-ulan. Okay. Sir, ito po bang mga ulan na ito ay namomonitor niyo po ba kung tumutumbok naman po doon sa ating po mga dam, particular po doon sa Angat Dam, kasi kailangan po tumaas po yung level ng tubig po doon, sir? Po natin yung satellite animation plus yung mga radars natin, may mga pag-ulan tayong naitatala dun sa mga dams, lalo na dito sa may Northern and Central Luzon. Pinaka-importante dyan yung Angat Dam, and we're seeing mga moderate to heavy rains po within the last 24 hours. So we're expecting pa rin na magkakaroon ng ulan hanggang weekend. Okay, panghuli na lamang po, Sir Benny, what are the chances na ito pong low pressure area na ito ay maging isang bagyo? Ano po ang estimate po natin? Magiging bagyo po ba ito o malulusaw po ito, sir? Overnight, inaasahang tatawid or lalapit dito sa may Northern Luzon, itong low pressure area natin. Then maaaring mag-emerge or lumabas sa West Philippine Sea by tomorrow and babalik ito sa karagatan. So ibig sabihin, tataas muli yung chance nito na maging isang bagyo starting tomorrow hanggang sa Saturday po. At ang nakikita naman nating movement nito is paglampas niya sa kalupaan ng Northern Luzon, unti-unti naman siyang lalayo. So maaaring pag naging bagyo ito, ay lalabas din ito eventually ng park. Okay, so sa ating pong mga kababayan, magdala pa rin po kayo ng pananggalang sa ulan dahil uulanan pa rin po tayo. Maraming salamat po sa update, Pag-asa weather forecaster Sir Benny Estareja.